May mga tama ng balat na sadlak na sa ginagawang kalsada sa Cebu City, ang SUV ni Barangay Tejero Councilor Jeselu Kadungog. Napansin daw ng driver ni Kadungog na binubuntutan sila ng isang motorsiklo. Nakita niya rin bumunot ng barilang ang kasa motorsiklo, kaya pinaputukan niya ito. Nidipinsa lang siya sa maglingon, mo tinaytabo sa sakyan. Patay ang angkas sa motorsiklo na isa palang pulis, si PO3 Eugene Kalumba. Sugatan naman ang mismong rider ng motorsiklo na si Michael Banwa, miyembro naman ng Barangay Peacekeeping Action Team. Si Councilor Kadungog, ligtas. Ang sabi niya, wala siya sa kanyang SUV na mangyari ang barilan, kundi nasa barangay hall. Agad na akong backup. Mga ko ang kaibuan sila kay Bao nga dilin ako yung nag-drive. Nang malaman daw niya ang nangyari, agad siyang pumunta kay Cebu City Mayor Tomas Osmeña para isecure daw ang kanyang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang pahayag, si Kadungog ang siya dinidiin ngayon ng pulisya sa Bumaril kay PO3 Kalumba. Actually, si Kadungog wala gipusil. Siya ang nagapusil. Una gigipusil si PO3 Kalumba. Gipangutana na mo itong driver kung nakabalo ba siya, nakaganti ba si Kalumba o wala. So niya, wala siya kabalo. Sabi pa ng pulisya, nagsisurveillance noon sina PO3 Kalumba at Banwa sa Barangay Tejero dahil umano sa dami ng mga kaso ng droga. Si Banwa na sugatan naman sa insidente, itinuturing ng pulisya na saksi sa pangyayari. Sa gitna ng magkakataliwas na pahayag ng pulisya at ni Kadungog, handang mag-imbestiga ang NBI. Ang Malacanang natanong din sa insidente. If proven to be, sir, a police operative, does it lend credence to the fact, to the criticism that some police may be behind some EJK killings, some EJK? I do not know also or know the circumstance why they were tailing this individual if they were. Perhaps they have personal knowledge of a crime being committed. No? So we cannot conclude anything on the basis of information that's been stated. No? Ang mga agam-agam laban sa mga police sa gitna ng madugong drug war, naging laman na rin ng special report ng international news agency na Reuters. Nakasaad sa ulat na binabayaran daw ang mga pulis para pumatay. Nagtatanim umano sila ng ebidensya sa mga crime scene. At mga pulis din daw ang nasa likod ng mga pagpatay na isinisisi sa mga vigilante. Ang mga source ng Reuters, isang retired police intelligence officer at isang activity duty commander sa PNP. Ang mga aligasyon dati pang itinanggi ng PNP. James Agustin, GMA News.